pagkagaling po namin sa Siargao, lumipat po kami sa Dinagat Islands. Yun, parang lahat po, ano, heartbreaking yung nakita namin from Surigao City. Akala namin grabe na. Paglipat namin sa Siargao, grabe din. Paglipat po namin sa Dinagat, grabe po talaga. Yun po siguro yung devastation na pinakagrabe. Pagbaba pa lang po namin, wala pong communication line. So, si Governor Kaka po hindi namin nasabihan na padating kami. Basta lang kami nagpunta. Pagbaba po namin, lumapag po kami malapit sa isang paaralan. Ang dami pong mga tao na lumapit doon sa amin. Naiiyak talaga sila. Naiiyak po sila para sinasabi nila. Parang yung impression ko po, parang yung iyak nila out of helplessness. Pero at the same time, yung iyak nila, relief na merong dumating. Kasi kinikwento po nila sa amin, buti lumapag kayo. Kasi kanina, may dumaan ditong dalawang chopper, pero hindi naman lumapag. Siguro, nag-i-inspect lang. Kasi nasabi nila, akala namin nakalimutan na kami. Po doon isang building na bago. Kung hindi ako nagkakamali, building siya ng COA. Nasa tapat siya ng provincial capital. Marami po yung naka evacuate doon kasi yun lang yung bago sturdy. Nasira din siya pero at least hindi bumagsak. So nasira din yung bung niya, nabasag yung kanya mga salamin, pero at least may mga na safe keep sila. May mga na yung mga motor nila na safe keep nila. Pero dun po sa mga dinaanan namin, wala kaming nakitang bahay na nakatayo. No, wala tayong nakita. Wala kaming nakitang bahay na nakatayo. Ganun po siya ka grabe.